Pa, oh, ito naman, may bago na naman pa auto tambiukor. Ito talaga to si Katapang Bida-Bida. Isinusulong ng Bureau of Corrections na madagdagan ang mga napapalayang preso, edad 65 taon pataas. Paraan din daw ito para mapaluwag ang mga kulungang sobra ng inmates sa kapasidad. Nakatutok si Marisol Abdurraman. Sa sobrang siksikan, halos magkapalit-palit na raw ng mga mukha ang mga preso sa iba't ibang kulungan sa bansa, tulad sa Bilibid. Isipin nyo na lang kung paano mabubuhay sa ganito ang mga may edad na. Tulad ng isang ito na binubuhat na lang ng mga kapwa preso dahil di na nakakalakad. At iba pang matatandang pinalaya nung nakaraang linggo. Sa Bilibid pa lang, halos 3,100 na ang edad 65 hanggang 70. Sa datos ng Bucor, halos 3,100 ang bilang ng preso sa Bilibid na nasa edad 65 hanggang 70. Kabilang sila sa nasa 30,000 nakakulong sa Bilibid na meron lang kapasidad para sa 6,000 preso. Talagang payat, matatanda na, no? Then so much. Ito lang ha, gusto ko lang sabihin, etong si Katapang talaga iba rin ang diskarte sa buhay, no? Para din kumanda yung imahe niya. Yung mga proposal niya para lang maging popular. Sa akin hindi ho kasi issue yung ano eh. Kaya gusto mo mabawasan yung Bilibid, palayain na natin yung 65 years old, ganyan-ganyan, pataas. Para na ho nating inaano yung batas eh. Parang sa akin ha, para ho sa akin. Hindi ho sinasabing, baka naman sabihin nung iba, sadista ko, ganun-ganun. Hindi ho yun. Ang problema ay yung siksikan na Bilibid. Yun ang solusyonan. Diba? Eh, kesa na pinayagan mo yung extension ng ano, ang ginawa mo, pinatigil mo pa. Although it's an office, still malaking bagay yun. Diba? Eh, ang ginagawa mo, kesa na masolusyonan mo, eh, paano yan? Every time na lang, may tatanda na 65 pataas. Kasi hindi naman, meron hon mga nakakaawang 65 years old. Pero wag yun naman kakalimutan na meron din naman nung mga kriminal na 65 years old pataas. It doesn't mean agad-agad ipapa-ano na lang natin dahil ang gusto natin mangyari hindi na mapuno yung Bilibid. Ano to? Parang ano eh, ang dating bait-baitan. Tama, bait-baitan eh. Para maging ano eh, maging pogi sa mukha ng tao eh. Alam mo, kahit anong gawin mo, hindi ka papatas kay papatay kay bantag pagdating sa ano. Mas maganda pa siguro kung gusto mo talaga lumuwag yan, gawin mo yung style ni bantag. Yun, luluwag yun. Di ba? Pwede yun. Oh, para lumuwag, marami. Si bantag, pinaluwag niya yan nung pandemya. Lumuluwag nga yan eh. Di ba? Nabawasan yung mga ano dyan. Ganun dapat. Hindi yung ano, hindi yung parang ang dating eh, hindi, ano na ito, 65 years old ito, pabayaan na natin no ito, palabasin na ho natin eh, di ba? Huwag kong ganun. Pwede naman no nating bawasan eh, sa ibang paraan. Oh, Hindi, feeling ko lang naman po ah. Feeling ko lang naman, siguro dahil napapansin niya, na mga kusino man sa social media, yung mga tauhan niya, na sinasabing, ang lakas ni bantag sa social media, so siya, kailangan niyang magbaganda rin. Kaya lang, mali-mali ang diskarte. Ah, hindi ito, para mas ano tayo, pala. Ano natin, pag 65 kasi nakakaawa yan eh. Itas ipresenta natin yung mga matatandang hindi na makalakad. Hindi ako against doon ah. Kaya lang, ganun ba lahat na 65 years old? Kahapon nga, may namita ko eh, 80, yung babundami ng Clark. Ay, hindi pala 80. Oo, tama, 82. Nagmumotor pa eh. Di ba? Eh, walang biro ito. Kaya nga napaisip ako eh. Ilang taon pa pala ako, half of my life, magmumotor pa ako. Hindi, sa akin, kung talagang may malasakit, ang daming pwedeng gawin. Ihiwalay natin sila. Palakihin yung lugar. Ang daming pwedeng gawin. Bakit ngayon? Ano to? Anong palabas yan para lang lumuwag? Huwag ganun, Katapang. Hindi ka magiging bantag. Kahit anong gawin mo, hindi ka magiging bantag. Okay, hanggang dito na lang po muna tayo kasi pasensya na, meron ako meeting pagkatas ito. Gusto ko to. Itong sa Grab,
Kasi merong isang matikas na naman na kongresista natin ang pumupuna ngayon sa Grab. Ito, panoorin nyo ha. Tinanggal ko lang yung video kasi alam mo naman ng ABS, medyo mainit ang puwit niya sa copyright. Kaya yung picture na lang ni congressman, congresswoman pala. Anyway, let's talk about dito sa I understand nagkaroon ng hearing pala at na-pick yung attention ko dun sa sinabi mo, sarang quote mo na patuloy na nag-o-over. By the way, mag-like-like naman kayo para magkwento, mag-chika-chika tayo mamaya. Pag ayaw ninyong mag-like, hindi na ako mag-chika. Baka ibig sabihin, hindi nyo gusto yung mga chika-chika ko. Per charge yung Grab. Yan. Can you explain it? Ano, hindi ko rin mag-gets eh. Kasi una-una po ayaw magpa-interview ng Grab. Ayaw na magpa-interview ng LTFRB na dapat sana protect. Eto palang Grab, ayaw nyong pa-interview eh. Ang hilig nyo lang mag-Grab eh. Bira kayo. Bakit? Baka mabuking kayo pag na-interview kayo? Hindi, ako nagtatanong lang naman ha. Baka mamaya kasi kaya ayaw nyo pa-interview kasi mabubuking kayo sa mga pinaggagawa nyo. Ay, naku, LTFRB kayo. Hoy, may karapat na kaming tanungin kayo. Bakit kayo gayan? Baka naman may kasunduan kayo ng Grab. LTFRB, baka may kasunduan kayo, ha? ng pasahero. Correct. Eh, saan tayo pupulutin yung mga pasahero? Paki-explain nyo nga po, Congresswoman, please. Well, actually, yung tinutukoy ko is yung acquisition ng Grab of Uber. Kung natatandaan ninyo, no, 2018, binili ng Grab ang Uber. Nawala ang Uber at naging monopolyo ang Grab. At pagkatapos nun, tumaas ng bonggang-bongga ang fares. Di ba yan yung sinasabi natin noon? Oh, dahil dyan sa lintik na pag-acquire sa... Ang ganda sana, isipin mo, ang ganda nun, no? May Grab, may Uber. Oh, di ba? Ang ganda nun eh. Wala na eh. Kinain na lahat eh. Kaya ngayon, mamatay ka, magkakabook dyan ng katagal-tagal. Kahit ang mahal-mahal ng book ang singin nila, wala ka ng choice. The reason why PCC stepped in at ang naging ending ng intervention ng PCC is nagkaroon ng voluntary commitments. Ibig sabihin, pina-commit ng PCC ang Grab na gagawa sila ng mga hakbang and one of which is hindi masyadong tataas ang presyo nila. Kasi, of course, alam natin kapag wala ng competition sa isang market, ang ending doon, mataas ang presyo. Ayun. Kaya, parang issue kong ng monopolya pala. At bakit pinayagan? Oh. Anyway, fast forward. Eh, yun na nga eh. Bakit pinayagan? Ito na nga ang problema. Okay? Ito problema. Pinayagan na noon, ngayon pinalulusot na naman. Nakita na natin yung resulta eh. Sa pag-acquire ng Grab sa Uber, ngayon uulitin na naman. Tas ganga na naman tayo. Alam mo, minsan nakakaduda na talaga eh, di ba? Nakakaduda na talaga eh. Bakit ganyan eh? Laging nakakalusot. Ang nangyari, kasi 2 years dapat nababantayan ng PCC ang Grab. Ang nangyari doon, in the end, pinatawan ng penalties ng PCC ang Grab because may finding sila ng overcharging. In short, nagkaroon ng ganung klaseng karanasan despite the voluntary commitments. So fast forward to today, ang binili naman ng Grab is MoveIt in the motorcycle taxi market. So magkaiba, supposedly, yan ang sabi ng PCC. Yung isa, TBS, kung saan nandun ang Grab and Uber. Ngayon, motorcycle taxi, kung saan merong 3 players. At yung pangatlong player, which is MoveIt, ay binili ng Grab. So yan ang issue. So ang naging dalawang issue sa hearing is, meron bang paglabag doon sa DOTR na pilot study? Kasi yung pilot study na yan, naka-indicate na dapat tatlo lang ang players. Yun so may allegation na, paano yan? Pumasok sa eksena si Grab, ika-apat na siya na player. So, eto palang si Grab, pala decision din, no? Hindi, alam mo, walang biro, pala decision talaga itong Grab. Ay, naku po! Hindi, kasi meron na, usipin nyo na lang, ha? Ulitin natin, ha? May technical working group, 3 na yan. Ang CAS, Joyride, tsaka MoveIt. Okay? Sinarado na yan, technical working group na yan. Tapos itong Grab, pala desisyon. Kinuha itong MoveIt. Keso hindi daw naman, totoo yun. Keso wala naman na daw sa app nila, pero pinakita natin na andun pa rin sa app nila. Di ba?
yung movie. So ito na naman sila. Talagang mga pala decision itong Grab. Gusto na naman kainin itong motorcycle taxi. Tingnan mo, alam mo, pag pinayagan natin ito, maniwala ko kayo sa akin, pag pinayagan natin to na magtuloy-tuloy, one day, wala nang ibang, ano, lahat, motorcycle taxi, Grab na. Pati yung taxi na kotse, Grab na rin. Wala na. Puro sila na lang. Tapos, bigla sila magtataas. Di ba? Ayan nga, oh, sabi nito ni Mylene Del Rosario, kudos kay Congresswoman Stella Kimbo ng Marikina. Oo, magaling tong kongresista na ito. Gusto ko ma-meet ito kasi, alam mo, eh yung mga ganyan ng ano, yung mga kongresista na may malasakit sa bayan. Alam mo yun, kasi siyempre kawawa naman din tayo. Maganda, maganda yung ginawa ng Grab na yung kanilang inumpisahan. Pero sana kung hindi pinayagan dati na sakupin ng Uber, eh di sana nagko-compete yan dalawa na yan. Di ba? Eh ngayon, eto na, sinisimula na naman nila mag-Grab. Ano mangyayari dito? Dapat may paglabag ba yun? So kung ako tatanungin, pasensya na lang sa mga involved. Ako, pag tinanong mo ako, using the framework of PCC on mergers, pag nag-sanibware siya, ang dalawang kumpanya, considered sila na iisa. So kapag nag-sanibware siya, ang Grab at saka move it, isa lang siya. So technically speaking, ayon sa mga batas, siya. So third player lang talaga siya. So yun ang pagtingin ko. Okay. The second issue is, meron ba siyang paglabag sa PCC? Kasi ang PCC is merong rule na kapag magsasanibware siya ang dalawang kumpanya, kailangan muna sila humingi ng approval from PCC. Mm. Again, kasi ang binabantayan ng PCC is yung monopolyo. Correct. Okay? Oo. Diba? Alinaw nun, kailangan magpaalam muna. Bakit? Kasi nga, para magkaroon ng patas na ano yan. Kasi pag alam naman natin, pag monopolyo, katulad na nangyari ngayon sa Grab, isipin nyo ito, hindi ko nga maintindihan, eh, bakit walang magtayo ng ano? Eh kasi nga, kinain na ho lahat ng Grab eh, di ba? Magtayo ng taxi na ganyan din, kinain na ho kasi ng Grab yung Uber. Eh kasi Uber lang po ang pinaka-isa sa pinaka, kahit sa buong mundo ho yun, di ba? So, ang tanong, nagpaalam ho ba? Yan o ang tanong, isa pang tinatanong. Yan ang anyway, so yun ang tanong. Oh. Dapat ba humingi ng prior approval ang Grab bago niya binili ang Move It? Ang sagot ng PCC, wala. Yun. Oh. Doon pa lang, pinis na. Di ba? Doon pa lang, oh, pinis na. Wala pala eh. Wala pa lang, hindi pala kayo pinayagan. Tapos, kasi nga, ang pinalulusot ng Grab, alam nyo ko ano pinalulusot ng Grab, hindi daw totoo. Hindi daw nag-join yung company. Ano lang ho, nang parang nag-share shares lang, parang something like that lang. Pero pag titignan mo na yung Grab, ngayon, kahit ngayon eh, oh, pag tinignan mo yung Grab, wala, nandun na yung motorcycle taxi na yan, di ba? Kasi, ayon sa batas, kailangan big enough yung companies na nagma-merge. Ngayon, anong definition ng big enough? So marami yan, technical yan, may tatlong definition. And mukhang ang lumalabas, at least ang allegation ng Grab at saka Move It, hindi kami umabot doon sa level na kinakailangan namin ng prior approval from PCC. And therefore, they went ahead at nagkatuloy yung dalawa. So yun ang situation. Pero ang ni-raise ko na issue is, okay, sabihin natin walang paglabag sa mga batas na yan. Pero ang issue dyan is, kapag ang Grab and Move It as one entity, sobrang maging dominante dahil sa suporta ng Grab, ang problema niyan is paano kung... Ayun, ba't putol? Paano kung... Sorry, naputol ha, naputol. Wait lang ha, parang bakit naputol yon? Ha? 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 Anong ibig sabihin nun? Ha? Wait lang. Alright, salamat Sherry Ann Torres. Situation. Pero, ang ni-raise ko na issue it as one entity, sobrang maging dominante. Oh. Ah,
Okay, ang parang sinasabi niya dito eh kikita ang tataas lang lalo, di ba? Lalo lang ho ano magtataas ho ang presyo. So yun ang sinasabi. Sabi ni Collection Vintage Net, boring. Eh di lumayas ka, dung punta ka na doon sa ano yung humihit-hit ng pulboron. Doon hindi boring kasi happy kayo, ganun kayo. Biro lang. Anyway,